Hindi naman niya bahay pero abala sa pagkalikot ng pinto ang lalaking ito sa Dasmariñas, Cavite. Sa kanyang tabi, mayroon siyang itak. Maya-maya, tumayo ang lalaki at pumunta sa direksyon ng CCTV. Kasunod nito, naiba na ang anggulo ng kamera. Ipinaling na pala ni Kuya. Sa kuha namang ito sa loob ng bahay, makikita na siyang dahan-dahang bumababa ng hagdan. Bit-bit pa rin ang kanyang itak. Ang hindi niya alam, nakaabang na roon ang may-ari ng bahay na armado naman ng baril. Tinangkang managan ng suspect pero napaatras na lang siya nang paputukan ng baril. Ang wais na may-ari ng bahay, nakatawag na rin pala ng backup. Dalawang gwardiyang armado rin ang dumating kaya ang na-corner na suspect hindi na talaga lumabas sa kanyang pinagtaguan. Nagmakaawa na nga raw ito noon na huwag siyang barilin. Ilang minuto ang lumipas, nilapitan siya ng isa sa mga responding backup at maya-maya pa'y lumabas na rin ang suspect nang nakaposas na ang mga kamay. Ayon sa may-ari ng bahay na si Mario Maligad na deputy jail warden pala ng Carmona BJMP, madaling araw kahapon naganap ang panloloob. Nabiso raw niya ang akyat bahay na kinilalang si Michael Quaresma nang maiba ang anggulo ng kanilang CCTV sa terrace. Doon daw dumaan ang suspect na bukod sa itak ay may isa pa raw noong hawak na patalim. Pinunta ko kaagad yung aming guard na mag-assist. Tapos lumabas ako ng kwarto at hinintay ko siyang bumaba. Nasa kustodiya na ngayon ng mga pulis ang suspect na nahaharap sa kasong frustrated robbery at attempted murder. Paano mo naman naisipang pumasok sa bahay ni sir? Dahil sa anak mo. Dahil sa anak mo. Bakit? Nasa ospital pa rin hanggang ngayon, sir. Susan Enriquez, Nakatutok, 24 Oras.